Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 25, 2024. May malaking kabubuhan na naman pong pinapakalat. Ito pong mga DD Sheets, syempre sa pangunguna po iyan ni Pusit. Kasi akalain ninyo mga tol, sabihin ba naman itong si Pusit na hindi daw po banta sa national security yung kanyang ginawa na pagbabanta sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. In particular, ito po mga tol, oh, sabi dito ni Sara Duterte sa kanyang pahayag ngayong araw po na ito, hindi daw po ito banta sa seguridad ng ating bansa. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Okay, yan ang pahayag niya. Hindi daw po yung banta sa national security. As against dito sa pahayag ng ating security advisor, national security advisor na si Secretary Eduardo Anyo yesterday. Basahin po muna natin yung pahayag kahapon, ito pong si Secretary Anyo. The National Security Council considers all threats to the President of the Philippines as serious. Any and all threats against the life of the President shall be validated and considered a matter of national security. We shall be closely coordinating with law enforcement and intelligence agencies, blah, blah, blah. Pero ang buod ng sinasabi dito ni Secretary Anyo, ito po ay national security matter. Pero ayon kay Pusit, hindi daw po yan totoo. Sabi po dito sa kanyang statement and open letter. Ngayon po ito, November 25, 2024. Basahin po natin ang ewan ko kung kamangmangan ba ito o panggagaslight na naman nitong si Pusit sa taong bayan. This is in response to the statement made by the National Security Advisor speaking for the National Security Council dated November 24, 2024. National security pertains to the protection of our sovereignty, the safety of the Filipino population, and the preservation of our democratic institutions. Yun lang ang katwiran niya. Ito daw po ay tumutukoy lamang sa proteksyon ng ating soberanya, sa kaligtasan ng ating mga kababayang Pilipino, at sa preserbasyon ng ating demokratikong institusyon. E anak ka ng teting ka, Sara Duterte. Ang Pangulo ng Pilipinas, una ay Pilipino. Bahagi ng Pilipino population, kung pipilosopuhin kita. Pangalawa, sino ba ang pumoprotekta sa ating bansa? Ang gobyerno. Sabi po sa ating konstitusyon, Article 2, Section 4, the prime duty of the government is to serve and protect the people. Sino ba ang Pangulo ng Pilipinas? Nakalagay sa Artikulo 7 ng ating saligang batas kung ano ang executive branch of the government. Ito ay pinamumunuan ng Pangulo ng Pilipinas at ang Pangulo ng Pilipinas ang itinuturing na Commander-in-Chief. Tapos sasabihin mo, hindi ito national security? Yung pagbabanta mo para pangatwiranan mo lamang yung tangka mo o plano mo na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos? The function of the National Security Council is confined to the formulation of policies in furtherance of such pursuits. Bakit? Sinabi ba ng National Security Council na functions nila itong tinutukoy mo rito? Di ba? Hindi naman sinabi ng National Security Advisor natin yun. Ha? Ang sinasabi lang nila, yung threat against the president, life is a matter of national security. Ang linaw-linaw naman siguro nito, Sara Duterte. Hindi ko alam kung kayo ba'y nagbobobobuhan, nagtatanga-tangahan, o talagang
nanggagaslight lamang kayo para palabasin sa harapan ng publiko na tama pa rin yung mga pinagsasabi mo kahit si Pangulong Bongbong Marcos ay pinagbantaan mo na. I would like to see a copy of the notice of meeting with proof of service. O ito ka na naman, nang didikta ka na naman. Diktador talaga itong si Sara Duterte, eh, no? Pagka ginusto, gustong mangyari, hindi pa pwede yun. The list of attendees, photos of the meeting, and the notarized minutes of meeting where the council, whether present or past, resolved to consider the remarks by a vice president against a president maliciously taken out of logical context as a national security concern. Anak ng teteng! Ha? Maliciously taken pa daw and out of logical context yung kanyang pinagsasabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh kayo nga, nung kayo'y nakaupo, ang tatay mo, simpleng biro ng isang teacher na si Ronel Mas, pinakulong ninyo eh. Kasi sabi ninyo noon, that concerns a matter of national security. Kaya hindi dapat isawag pa walang bahala lamang. O, anong ginawa ninyo? Pinahanap ninyo yung tao. Pinaaresto ninyo kahit illegal ang pagkakaaresto. Buti na lamang, gumulong talaga ang ipin ng batas. At siyempre, sa tulong yun ng mga abogado ni Ronel Mas, ng mga volunteer, hindi na isa katuparan yung ninanais yung ipakulong siya. Kasi bawal eh. Bawal yung ginawa ninyo eh. Wala kayong pinaghuhugutang legal na kaparaanan para maipakulong ninyo yung Ronel Mas. O, dagdag mo pa rito. Please include the agenda for the next meeting. My request to present to the council the threats to the vice president, the OBP institution and its personnel. Binabaligtad mo naman, Sara Duterte. Ikaw yung malinaw na nagbibigay ng banta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos babaligtarin mo yung sitwasyon. Para kang yung isang lalaki na tinanggalan ng kanyang lawit, pinalalabas ngayon na meron daw pong tagpo na ang security aid nitong si Sara Duterte na binigay daw po ng Office of the President ay pinagtangkaan daw pong i-assassinate si Sara Duterte. Ang lakas niyong mang-gaslight, ang lakas niyong manloko talaga ng tao. No? Yung gawain ninyo, ibinibintang niyo sa iba. Tapos ikaw, hindi mo na maide-deny na pinagbantaan mo si Pangulong Bongbong Marcos, pangangatwiranan mo pa rin. Ang linaw-linaw naman, presidente siya ng Pilipinas. Pinagbabantaan mo ang presidente ng Pilipinas. Hindi ba yon banta sa national security po natin? Eh, ang Pangulo po ng Pilipinas ang namamahala sa ating national security. Nak ng teteng talaga. O, ituloy pa natin ang panggagaslight dito. As a member of the National Security Council, I do not recall receiving a single notice of meeting since June 30, 2022. Hindi ka na kailangan. Kung meron kang delikadesa, Sara Duterte, huwag ka nang mangarap pang makasama dyan. Paano pagkakatiwalaan ng ating National Security Council kung yung mismong tao ang banta sa seguridad ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno nito? I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the council from June 30, 2022, if any. I want to review what the council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Mga tol, isa lang ang malinaw ngayon dito. Dinadivert ni Sara Duterte ang tunay na issue. Ang tunay na issue ay ang confidential funds kung saan hindi niya ito maipaliwanag. Kaya nagresulta ito sa mga series of meltdowns kasama na yung ipinanood ko po sa inyo at uulitin pa natin. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romandes. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ginajustify mo yung mga pinagsasabi mo na yan sa pamamagitan ng panggagaslight ngayon? Na ikaw parang inaape, hindi ka pinapadalhan ng kung anumang imbitasyon para makasama sa mga aktibidad ng National Security Council meeting. Moreover, please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis why the BP is not a member of the NSC.
or why as member I have not been invited to the meetings, whichever is applicable. Nandidikta ka pa ngayon, Sara Duterte. Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Huwag mong utusan ang National Security Council. Kasi yan ang gusto ninyo eh. Diba, huwag niyong utusan ang Commission on Audit. Sabi mo sa kongresista, sa mga congressman, sa mga membro ng House of Representatives, at yun ay isinulat mo in particular sa letter kung saan ito nga yung naging kadahilanan ng pagkaka-contempt. If i-rephrase ko yung sinabi ko, no? Yun ay sulat mula sa Office of the Vice President kung saan ang nakapirma ay si Attorney Zuleika Lopez. At ito ay alam mo, ayon sa kanya, na pinagbabawalan ninyo ang Commission on Audit na sumunod sa Subpoena Duces Tecum na pinadala sa kanila ng House of Representatives. Alam mo, Sara Duterte, kung gusto mong irespeto ka ng mga taong gobyerno na katulad mo, irespeto mo rin sila. Nagde-demand ka dito sa isang ahensya ng gobyerno, pero yung mismong ahensya mo ay sumunod sa OCO, equal branch of the government, katulad ng House of Representatives. I urge all National Security Council members and the Filipino people to demand transparency and accountability from the personnel of NSC. Ang kapal talaga, no? Siya pa yung merong ganang magsabi ng transparency and accountability. Eh kung ikaw nga mismo, hindi mo maipaliwanag kung paano mo ginasta ang confidential funds na ipinagkatiwala sa inyo ng taong bayan. Mamayang alas 10 ng umaga, mga tol, meron pong House Committee hearing, at yan po ang pagpapatuloy ng committee sa pag-imbestiga sa confidential funds nitong si Sara Duterte. Ito po ay Committee on Good Government and Public Accountability. At patuloy po nating inaasahan na lalabas ang katotohanan sa pagdinig na yan. Pero patuloy din nating inaasahan na itong si Sara Duterte, ito ay patuloy na iiwas dahil alam nila sa kanilang mga sarili na meron talaga silang ginawang hindi tama. At sana seryosohin ng ating otoridad ang imbestigasyon na isinasagawa nila ngayon sa mga pagbabanta na yan na sinagawa nitong si Sara Duterte. Pakinggan natin ang isa sa mga latest na balita tungkol po dyan sa pagsasagawa ng imbestigasyon ng CIDG. Lacanang has issued a statement considering the Vice President's statements as an active threat. When the statement of an active threat is made, what kind of action does the PNP take? What is the procedure that the PNP underscores when an active threat against the President is considered? Well, from considering that it's an active threat against the President, the first and foremost agency that will take care of it is the Presidential Security Command. We'll take it. Ang nagsasalita ay si Police Brigadier General Nicolas Torre III. From the PSC, whatever their orders are, the specific orders and requests that they will make to the PNP, that's what we'll act on. So at the moment, we are conducting our motu proprio investigation regarding this matter so that we'll be ready once these specific orders comes to us. Okay. So, General, no order coming from the Presidential Security Group or Malacanang has been passed on to the PNP in what to take? Not yet. Ma'am, that will be at the level at the level of my chief PNP if he has received such kind of order. It will be through him, and he will be the one who will tell me that. As of the moment, the chief PNP had already ordered me to conduct an investigation regarding this matter, and I'm not very sure if the order is because it was given to him by the PSA or not. What kind of investigation will you be conducting, considering the Vice President has said she had spoken to a specific individual? Does that mean you will be speaking to the Vice President? For CIDG, this will be a criminal investigation. We will be first and foremost establishing the facts of the case, and if it needs an interview with the Vice President, we'll do it through channels. But will that mean that you will be interviewing
the vice president? Well, according to the investigation plan that we had made right now, there's a possibility. There's a possibility, but it's not on the top priority. Okay, so there's a possibility. So, pero sana naman, itap priority ninyo. Kasi sobra na. No? I-prioridad po sana ninyo ang investigasyon na yan. At kung meron talagang basihan, sampahan nyo ng kasong kriminal itong si Sara Duterte. Kasi kung nagagawa niya yan sa ating Pangulo ng Pilipinas, kayang-kaya niyang gawin yan sa ordinaryong tao. If it's not on the top priority and if the vice president refuses hypothetically to be questioned by the PNP, what kind of investigation will you make? How far can it go? Yeah, it will be, obviously, the vice president always has the right to refuse any subpoena or summons that will be issued by anybody. You know? So we can proceed. Actually, we can proceed. Just like in any criminal investigation, we don't need the statement of the main actor in the criminal investigation. Then, in short, mga tol, hindi kinakailangan ng partisipasyon ng suspect. Pwede kayong mag-imbestiga. Kaya medyo disappointed ako sa nadinig ko na hindi yan top priority ng CIDG. Aba, General Torre, para baka mawala bilib namin sa inyo niyan. No? Sana yung sinabi niyo pong not a top priority, i-consider po ninyo yun, i-reconsider ninyo. Kasi ang pinag-uusapan po dito, hindi na po ordinaryong tao lamang eh. Ang Pangulo ng Pilipinas, higit sa lahat, damdami na po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, nag-aalala para sa kaligtasan ng ating Pangulo. Dahil yung nagsasalita sa kanya, meron talaga silang kapasidad na gawin at totohanin yung banta na yan. Ang mga Duterte, kilala po natin sa pag-uutos ng pagpapapatay ng tao. Hindi po yun kasinungalingan. Si Rodrigo Duterte mismo ang umaamin na siya'y nagpapapatay ng tao. Si Sara Duterte, kung ang pagbabasihan natin, uulitin ko lamang ano, ang pahayag nitong si Arturo Las Cañas, eh higit pa sa ginagawa ni Rodrigo Duterte ang ginagawa ni Sara Duterte. Ayon kay Arturo Las Cañas, ayaw niya ng pinapatay sa kanilang syudad. Bagkos, pinapadukot daw nitong si Sara Duterte, ayon kay Arturo Las Cañas, ang mga gusto nilang mawala at kinalaunan nga, nauglalaho na talaga ito. Kasi pinapatay at ibinabaon na lamang siguro para hindi makita ng publiko. We establish the facts based on the other circumstances and then once the case is completed, it will be submitted to the proper forum. Okay. Another question what is the standard operating procedure against making threats with the president of the country? Are you able to arrest any individual that makes an active threat or do you still need an arrest warrant to be issued by the court? The grave threats case is penalized in the revised penal code, but if it involves the president, it is an altogether different ball game and another law comes in. Now, if you're referring to the previous threat that was made by a teacher against the former President Duterte, and wherein the case there is, the treatment there is a bit different from what you're seeing right now. Well, obviously, it's because of the status of the person who made the threat. On that case, the threat maker was unknown, his affiliations are unknown, his whereabouts were unknown, so the Presidential Security Group then made a very, very fast investigation and located the suspect and located the subject and arrested him. In this case, however, this is a case wherein it's a bit peculiar, first time in history, that the vice president making a direct threat against the sitting president. So the treatment is a bit different, considering that obviously General. Yeah. I'm hearing you. Why should there be a different treatment? So I'd just like to read that part. This was so. Maganda yung tanong na yan ni Sara ni Karen Davila, no? Bakit iba ang pagtrato dito sa sitwasyon na ito? Akala ba natin the law is equal?
the law is equally applied to all, regardless of circumstances, status, or situations in life. Tapos ganito, parang iba. O sige, tingnan natin ang paglilinaw ni General Torre. The audience has a fuller picture. This was in May. Ms. Karen, your direction is asking me why there is a double standard. Mm. This is definitely one of the cases where the judgment and the discretion of the investigators will come in. First and foremost, it's the vice president. We know where she is. We know who she is. We know her affiliations. We know her capabilities. And we know the public life of the vice president. So this is not something that you investigate as if you are looking for somebody who is nameless, faceless, and somebody that we don't know altogether. So this is essentially, sabi ko sa iyo kanina, I told you before, that this is the whole of the Presidential Security Command. We'll be taking orders from them, whatever. Bigay natin yung paliwanag na yan kay General Torre. Kasi totoo naman din na talagang ang pangunahing hawak ng investigasyon na ito ay ang Presidential Security Command. At abangan natin kung ano yung magiging resulta ng investigasyon at kung ano ang maitutulong nito pong ating kapulisan para po sa ikakaresolba nitong pagbabanta na ginagawa ni Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Whatever direction that they want to bring to guide this investigation to lead this investigation to, so I'll wait for that formal direction kung ano man ang kanilang gusto mangyari dito. Okay, so may I just go back to May 2020? So in May 2020, the NBI arrested a teacher who posted on Facebook, I believe, about a reward to kill former President Duterte. So the teacher actually underwent an inquest for inciting to sedition related to cybercrime and violation of the code of ethics for public officials and employees. I wanted to ask you, is the vice president immune from suit? Is she immune from suit? Because the president is while in office. Alam naman natin na hindi eh. Di ba? Pero tingnan natin ano ang kasagutan dyan ni General Torre. But is the vice president immune from suit? Ma'am, please direct your questions to the NBI who did that answer, Parang sablay yata yun, General Torre. Ah. Pwede nyo pong sagutin yun. Categorical yung tanong ni Karen Davila. Meron bang immunity sa kaso ang Vice President? Hindi mo kinakailangan, General Torre, na i-refer yun sa NBI. Tinatanong po kayo eh. Sana po manatili yung pagiging matikas po ninyo. Pwede nyo naman pong sabihin kay Karen Davila na hindi po. Sapagkat ang nag-i-enjoy lamang ng principle of immutability ay ang Pangulo ng Pilipinas, hindi po ang Vice Presidente. Bakit gano'n naman, General Torre? Pero again, hindi ko kinakalimutan ang napakaraming magagandang ginagawa ni General Torre. Still, saludo ako sa kanya. Perhaps, baka meron lang siya mga kinoconsider dito. Baka ayaw niya lang pangunahan yung dapat sabihin ng Presidential Security Command, like what had happened kay Apollo Quiboloy nung ito'y naaresto, di ba? Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya munang magsalita yung mga bossing, yung kanyang GPNP at yung ating SILG, even ng ating Pangulo ng Pilipinas, bago niya nilahad yung sirkumstansya. Baka ganun naman ang dahilan dito nitong si General Torre. Called before. And also, if on the legal questions, please direct your questions to the proper authorities that the DOJ will have. Because during the time of former President Duterte, the teacher who threatened former President Duterte, actually, it was a warrantless arrest. What authorities did was a warrantless arrest. And right now, I'm being called now. May iwa si General Torre. I do not know why. No. Anyway, mamaya sa darating na hearing, pag-uusapan daw po yung mga binitawang salita na yan ni Sara Duterte. Ayaw natin dito kay Ted Pailon, pero pakinggan natin kung ano po yung masasabi ng kanyang guest. Si atin pong kakausapin, si Representative Joel Chua ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Good morning po, Kong Joel. Hi, good morning, Manong Ted.
at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Good morning. How are you, sir? Kumusta po kayo? Okay naman po. Naghahanda po. Papunta po tayo sa committee hearing. Opo, I know. Kaya ako nangungumusta dahil sa ito pong mga pangyayari no, over the weekend. Yun hong inyong committee, ang claim kasi ni VP Sara, imposible na makapag-meeting daw kayo, hearing, sa disposisyon dito po sa kaso po ni Chief of Staff and Lopez. Ano pong inyong masasabi doon? Yung pinag-ugatan po kasi talaga niyan ay yung naging security concern po dahil yung mga breach of protocol po, yung mga hindi po pagsunod ni VP Sara. Kaya po ito po ay nakakause ng alarm sa mga miyembro po ng committee. Kaya po humingi po sila sa akin na kung po pwede i-convene ko para po isang special session. At kami po ay nag-special session via Zoom. Ito naman po ina-allow sa aming rules under Rule 37 po. Mm-hmm. Opo. Congressman, ito pong pangyayaring ito no na napanood po nating lahat no, ang mga salita po na narinig nating lahat. Saan po hahantong ito ngayon sa inyo pong komite? Mamaya po ay tinatawag din po natin yung Sergeant at Arms para makapagbigay po ng full report sa mga miyembro kung ano po nangyari at naganap itong mga nakaraang dalawa, tatlong araw para from there po siguro magdedesisyon po ang mga miyembro kung ano po ang gagawin. Opo. Sabi po ni VP Sara, yung daw pong kanyang Chief of Staff ay magre-resign na bilang Chief of Staff niya. Will that matter? Kung kami tatanungin mo, Ted Pailon, wala kaming pakialam. Mag-resign siya, di mag-resign siya. Pero ang pakialam namin, kung ano yung partisipasyon nila sa paggasta ng confidential funds na ipinagkatiwala sa kanilang opisina. Ang pinag-uusapan po kasi dito, hindi naman po yung future na pangyayari. Yung pong, ito po yung past. So, whether ito po ay mag-resign o hindi, tingin ko po, magpapatuloy pa rin po yung ating committee. Opo. So, may hearing po today. Imbitado pa rin po si Attorney Lopez. Meron bang abiso kung siya po ay makakasipot o hindi? So, ngayon po kasi nasa pangangalaga pa rin po siya ng House of Representatives. So, unless po siguro na may mga medical condition, wala naman po kung nakikita para hindi po siya makarating. Okay, with that mga tol, malinaw naman na magpapatuloy po ang hearing na yan. Naaabangan po natin maya-maya. Kaya sa ngayon, mag-end stream tayo at magre-relive ako para sama-sama po nating i-cover yung mangyayaring hearing in 13 minutes. Nakalagay po dito. Magsisimula na. Kaya shoutout po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo after a couple of minutes. I-cover po natin. Samahan niyo po sana akong panoorin at if necessary, reaksyonan kung ano po yung mga magiging pahayag diyan po sa magaganap na committee hearing ng Good Government and Public Accountability ngayong November 25, 2024. Maraming salamat. See you later, mga tol.